Di ko alam kung sa ginto ito ginagamit or tanso. Kasi pag tanso, mangangailangan ka ng sobrang init. So, marireach niya yung pinakamataas na temperature nito. At kapag ganun lagi yung gamit mo, ano yan? Ma-overuse. Diba? Sabi nga nung kanta, I'm almost overused. Yan. Morning guys! Magandang araw! Nandito ako sa shop ulit for another repair ng melting furnace. Tataka ako bakit maya't maya may nagpapagawa sa akin ito eh. Yan guys, yan. Tunawan niya ng ginto. So, yan siya. Ayan. So, tines ko, ayaw umangat nung thermostat niya. So, meaning, hindi nag-iinit. Pag di nag-iinit, walang continuity ang heating coil. So, ibig sabihin, putol. Kaya ito, hindi ko alam kung sa ginto ito ginagamit or tanso. Kasi pag tanso, mangangailangan ka ng sobrang init. So, marireach niya yung pinakamataas na temperature nito. At kapag ganun lagi yung gamit mo, ano yan? Ma-overuse. Diba? Sabi nga nung kanta, I'm almost overused. Yan. Kaya na-overuse yan. So, dapat ano lang, gold or silver, yung ganito kaliliit. Pagka yung mga tanso na kasi ang tutunawin mo, dapat yung mga industrial melting furnace ang gamitin mo. Mga induction, ganyan. Ito kasi, mostly, ang gamit lang nito is pang maliitan lang to. So, kaya naman, basta gold lang at saka silver. Kasi medyo malambot yan at saka hindi yun nagre-require ng mataas na mga temperature. Hanggang 800 lang, ganyan. Pinaka tunaw na yon. Kasi pag gold, nasa 700 plus yata. Ganun. So, tunaw na agad. Pag tanso kasi, kailangan 1,000. Eh, maximum nito, 1,100 lang. So, pagka nag-1,000 ka sa tanso, at laging ganun, eh, madadali talaga yung buhay ng melting furnace, no? Tulad nito, nung chinek ko kanina, nakaset siya sa 1,150, meaning, sagad. Yun. Kaya ito, repair tayo. So, guys, samahan nyo ako. Buksan natin to. Ayun, buksan na natin. Talagang pinakamadalas masira nito na pyesa is yung ano heating coil. Basta mga tunawan na ganyan. Yun lang naman yung masisira dyan. Kasi yun yung primary parts nito na nagpa-function ng gusto. So, lagyan na natin dito. Plus. Oh. Ngayon, magsusungkit tayo. Tingnan ko lalagyan ulit, Bert. Ang tawag dito man. Ha? Toto. Saan?
Asbestos? Hindi, mayroon pang isang tawag. Saan? Ito nga, yung asbestos. Dito sa park nito, anong tawag niya rito? Di ba umorder ka nito? Hindi naman asbestos. Kasi bilib na bilib ako rito eh. Biro mo ganyan. Para lang siyang bulak pero hindi siya nasusunog. Ano yun? Ceramic fiber? Ayun, o. Yan guys, oh. Yan. Natanggalin natin yung mga yan na sa gilid na yan, yung parang bulak na yan sa paikot. Para makuha natin itong chamber. Yung coil niyan kasi ayan nakapaikot. Ito yan. Yan. Yan ang siguradong putol. Kasi walang continuity, walang ma-detect na heat yung temperature, yung thermostat niya. Hindi umaangat yung kanyang temperature. So, malamang putol. At sigurado putol yan. Yan yung ano, ito naman to. Yung nasa loob na yan. Yan. Yan yung ano niya, thermocouple. Yan yung nagde-detect ng heat para ma-recognize ng PID control natin. Doon natin makikita yung na umiinit siya. Tumataas yung temperature. Yan. Sa pamamagitan niyan, nasa loob na yan. Thermocouple. Alright. So, yun. Tanggalin muna natin yung laman na yan. Paikot. Para makuha natin yung chamber. Alright. Yan guys. Nakita na natin yung diferensya. Putol. Yan o. So, sa halos sa ano lang siya, ito lang yung kapraso. Yun guys, ganyan yan yun. Sunog. So, sayang, konting-konti. Sana kung ano, kung halimbawa, dito lang banda siya, naputol, yung mga ganyan lang. Kaya na natin gawa ng paraan. Pero ito mahaba. Yan. So, palit to. Order tayo ng coil. Yan. Alright. So, order tayo ng coil. Then, yun. Saka natin ikakabit ulit pag napalitan. Okay?
ilalim na lang yung gagawin natin. At titestingin na pag naikabit. And guys, naikabit na natin. Titestingin na natin siya kung tataas. Yun, 25, 26. So yun guys, 46, 47. Yun, mabilis na siya kasi mainit na. So pag mainit na yan, tuloy-tuloy yung ano niyan, yung pagtaas ng temperature. So meaning, okay na siya. Mabilis na siyang tumaas. So hanggang 100 lang siguro, patayin na natin. Lakas sa kuryente yan. Alright. So okay na to. So yung guys, may natapos na naman tayong isang melting furnace na pina-repair. So successful yung ginawa nating repair. Nagpalit tayo ng ano dito, ng heating coil, kasi usually yan yung nasisira sa mga melting furnace pag na-overuse o kaya nagkaroon ng leakage ng melted metal at tumagos sa ilalim. Pag dumikit yun dun sa coil, magkakaroon na ng contact, magkakaroon ng short. So, ang tendency is mapuputol na yung coil spring, masusunog yun. So, ito na ngayon. Pinalitan natin to. Ganun yung nangyari dito. Ngayon, pinalitan na natin. Naikabit na ulit. So, ngayon, okay na. So, ayun guys, hindi ko na pahabain pa. Hanggang dito na lang. And sana may natutunan tayo doon sa ginawa nating video. Alright. Till next video. Bye-bye.